Eh Kuya Val, ilang buwan ba talaga bago natin turuan ng ating mga sisyu sa tali? At pag dumating ko ng 3 months to 4 months, nilalagyan ko na ho yan kahit isang maliit na tali pa lang. Then pag medyo sanay na siya doon, ang una kong ginagamit na itinatali dyan, yung maliit lang na hila. Yung tipong kagaya lang ho ng mga tali ng sapatos, Cynthia Suba. Yan. Then pagka mga isang buwan na ho sila na may hila-hila hong ganyan, kumbaga sanay na ho sila doon eh. Pagdating ho ng 4 na buwan, ang ilalagay naman ho natin eh yung improvised na dahon ng sinelas. Konting adjustment pero nandun na yung ano eh, yung pagiging bantad niya na may nakalagay sa paa. Ang lalagay naman ho natin eh yung tunay na tali na kung ano yung ginagamit natin dun sa cording, yun na din ho yung ilalagay natin sa paa. Meron niya lang konting pagkakaiba dahil ang pahila eh konti lang. Siguro tansya ko mahigit 1 tangkal pwede ng pahila. Pero pagkalipas ho ng 1 buwan, nahila-hila ho yan. Eh pwede na ho nating talian talaga. Hindi na ho sila maiilang pag nakakorno sila. So hanggang dito na lamang ho mga idol. At sana sa maigsi kong video na ito ay may naitulong ako sa inyo. Nagdag kaalaman. Malaking bagay ho kasi yung masanay natin yung ating mga sisiw. Na hanggang lumaki eh, at pag dumating na ho yung time na kailangan na silang itali ay hindi na sila mahihirapan or naka-adjust na sila. So marami pong salamat at sa inyong panonood. Sana po patuloy niyong suportahan itong aking channel at sa mga subscribers ko marami pong salamat at sinusuportahan niyo ako. Sana naman po yung mga hindi pa ho nakasubscribe dyan, ako ho may hingi ng 1 subscribe sa inyo at makakaasa ho kayo na sa tulong niyo sa akin gagantihin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Baka ho magparapol tayo sa susunod na mga araw. Nandyan po ang ating mga bloodline na pwede nating i-share. So kung sakasakali po nagpaplano ko na magparapol, tatry po natin yan, paparapol po tayo. So isusunod pong vlog ay papakita natin yung ating mga bloodline at pag tayo nakapagparapol, papipiliin po natin ang ating mapalad na subscribers. Kung sino ang manalo, ipipili po siya ng ating sa ating mga bloodline available. So wala po tayong dapat gawin kung hindi manood, mag-subscribe at make sure lang ho na 3 to 5 minutes nakapanood kayo. Screenshot lang ho natin tapos i-comment natin para ho maging qualified tayo sa gagawin nating raffle. At saka isa pa nga ho pala, make sure ho na hindi ho naka-private yung inyong pag-subscribe para makita ho natin. Kasi ho kung naka-subscribe kayo at hindi ho natin makikita, siyempre hindi ho maiasali yung sa raffle entry. Kaya make sure ho na hindi naka-private para makita natin at nang mapabilang sa raffle entry. So hanggang doon na lamang po at marami pong salamat mga idol.